Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway suma inyong lahat. At sumaiyo rin. Ang banal na Eukaristiya ay pagkakataon natin upang magpahiwatig. Sabihin natin na tayo nagpapasalamat sa maraming biyayang ipinagkakaloob niya sa atin. Humihingi tayo ng tulong sa Kanya ang mga pinagdaraanan natin bilang individual, bilang isang komunidad. Kami po, Panginoon, ay sama-samang nagtutulungan at nagdadasal para sa isa't isa upang lalong tumibay ang aming pananampalataya at pag-ibig sa inyo. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkatapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, lumapit si Huda kay Jose at ang wika, "Nakikiusap po ako, Ginoo, kung inyong mamarapatin, huwag sana ninyong ikagagalit. Ang palagay ko sa inyo'y para na kayong paraon, Ginoo. Tinanong ninyo kung mayroon pa kaming ama at kapatid. Ang tugon po namin ay may ama kaming matanda na at bunsong kapatid na anak niya sa katandaan. Sinabi pa naming, patay na ang kapatid mo nito at siya na lamang ang buhay na anak ng kanyang ina. Kaya mahal na mahal siya ng aming ama. Iniutos ninyong dalhin siya rito upang inyong makita. Ang wika naman ninyo'y, hindi na ninyo kami tatanggapin dito kung hindi namin siya maiharap sa inyo. Ang lahat ng ito'y sinabi namin sa aming ama nang umuwi kami.
Muli kaming inutusan ng aming Ama na pumarito upang bumili ng pagkain. Ipinaalala namin sa Kanya na hindi ninyo kami tatanggapin kung hindi kasama ang bunso naming kapatid. Sinabi po niya sa amin, alam naman ninyo na dalawa lamang ang anak ng kanyang ina. Wala na ang isa. Maaring niluray ng mabangis na hayop. At kung ang natitira ay isasama pa ninyo, maaring mamatay ako sa dalamhati. Hindi mapigil ni Jose ang kanyang damdamin, kaya pinaalis niya ang kanyang mga tagapaglingkod. Nang sinalamang ang naroon, ipinagtapat ni Jose sa kanyang mga kapatid kung sino siya. Sa lakas ng kanyang iyak, narinig siya ng mga Ehipsyo. Kaya't ang balita'y mabilis na nakarating sa palasyo. Ako si Jose. Ang pagtatapat niya sa kanyang mga kapatid. Buhay pa bang talaga ang aking ama, ating ama? Nagulantang sila sa kanilang narinig at hindi nakasagot. Lumapit kayo, wika ni Jose. Lumapit nga sila at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid na pinagbili ninyo sa Ehipto. Ngunit huwag na ninyong ikalungkot ang nangyari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang inyong buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Sa lupain nila'y mayroong tagutom na pinarating. Itong Panginoon, kung kaya nagdahop sila sa pagkain. Subalit, ang Diyos sa unahan nila'y may sugong lalaki. Tulad ng alipin, ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Mga paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati liig niya'y pinapagkwintas ng kolyar na bakal. Hanggang sa dumating ang isang sandali na siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kasangkapan niya'y isang hari siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari, pinapamahala. Sa buong lupain, si Jose ginawa niyang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayo magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay ni bihisan o pampalit ng panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saan mang bayan o nayong kayo dumating, humanap kayo ng isang taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon. Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo. At kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang tahanan o bayan, umalis kayo roon at ipagpag ang alikabok ng inyong mga paa. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom, ay higit na mabigat ang ipaparusa sa mga tao sa Bangyeon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma at taga Gomora." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po na po ang lahat. Binabati po namin kayo sa pagpapala, pagbibindisyon, pagbibiyaya, pagkakaloob ng napakaraming grasya mula sa ating butihing Panginoong Hesukristo. Isang espesyal na araw para sa ating debosyon para kay San Jose. Taon ni San Jose, mabuti na magbigay parangal tayo at mga dasal natin, ipaubaya natin ang ating mga pinagdaraanan kay San Jose, lalong-lalo na sa pagbubuo ng pamilya. Nagsimula ako dito sapagkat ang ating unang pagbasa sa Aklat ng Henesis, sinusubaybayan po natin ang sa Henesis ang mga patriarka, sina Abraham, Isaac, Jacob. At isa sa mga anak ni Jacob ay si Jose. Ito yung sa lumang tipan. At maraming mga katangian, si Jose ng lumang tipan at si San Jose, marami silang mga similaridad. Ite at Joseph, pumunta kay Jose. Ito po'y matatagpuan sa Henesis. Ibig sabihin, may taggutom noon, pumunta kay Jose at doon tayo makakakuha ng ating makakain. Mahaba po at maganda at makulay at maiyakin, madrama ang ating unang pagbasa. Hindi ko na pahabain. Sapagkat si Jose ay hindi na niya mapigilan ang kanyang damdamin na darama. Umiiyak na siya. At dahil siya'y gobernador, siya ang kumakatawan sa paraon ng Ehipto. Pinaalis niya ang mga nagsisilbi sa kanya. Pero may nararamdaman na. Kaharap lamang ni Jose ang kanyang mga kapatid. Kahit hindi nakikita na mga naninilbihan sa Ehipto, napakalakas ng hagulhol, pag-iyak, damdamin ni Jose. Di na niya mapigilan. Ang sabi niya, mahaba ito, mahabang kwento. Ang sinabi lamang niya sa kanyang mga kapatid, "Ako si Jose,
inyong kapatid na ipinagbili ninyo sa Ehipsyo. Ngunit hindi nagtapos si Jose sa sama ng loob, bagamat may karapatan siya. Eh kung tayo yun, kayo ha, paghihiganti ngayon. Kung tayo, may drama. Buti. Nagtapos sa kapatawaran. Ang sabi ni Jose sa kanyang mga kapatid, ngunit, alam ko ang Panginoon, pinauna lamang niya ako dito sa Ehipto upang kayo at maraming tao ay matulungan. Maganda ito sapagkat alam ni Jose ang papel niya. Hindi na siya naiwan, naipit sa sama ng loob sa mga kapatid kong ito. Yan, naalala niya kung ano ginawa sa kanya. Totoo, bahagi yun. Nasaktan tayo. Pero, alam nyo, ika nga sa kasabihan, ang Diyos dinidiretso ang mga baluktot na linya. Nasa yun, yung nabaluktot, ikaw minalas, yung bahagi mo kalunos-lunos. Pero, sa mas malaking disenyo ng lahat, maraming taong nagutom at nabuhay at nabusog dahil napili sa mga pangyayari ng buhay. Nakatulong pa si Jose sa maraming tao at ang kanyang pamilya ay nabuo. Iyon ang mahalaga. May papaliwanag pa akong ebanghelyo, pero kay San Jose, ipagkatiwala natin ang pagbubuo. Kalimutan na natin ang sama ng loob natin sa mga kapatid natin. Ang mahalaga, ang Diyos, ipagsasama tayo. Sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, ay ang mga apostol binigyan ng kapangyarihan buhayin ang patay. Yung kapangyarihan ay binigay ng Diyos Ama kay Jesus, ibinibigay ni Jesus sa kanyang mga alagad. Humanap kayo ng mabait na tao. Mahirap yan. At bihira yung mga tao na nagbibigay ng kapayapaan sa mga nagpoproklama ng Ebanghelyo. At kung mahanap ninyo, manatili ang kapayapaan sa sambahayan nito. Maraming tumatanggi, may rejection, repudasyon kay Jesus. Pero sa mga taong tumatanggap, isang pagsalubong, isang tumitira, kasi nabibighani na nakikilala ang Diyos at pinapapasok. Ito ang ginintuang okasyon. Ito yung makabrilyanteng pangyayari sapagkat ang karya ng Diyos ay pumasok sa bahay at sa mga naninirahan. Pagnilayan po natin ito. Sa tulong ni Maria ni San Jose, mga santong tumutulong tuwing may pandemya, lalong-lalo si San Roque. Sana po San Roque, hindi na makapasok yung Delta variant. Meron pang Lambda variant sa ating bansa. Nawa, ang buhay natin, tanggapin natin ang pagdating ng Panginoon sa ating tahanan. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tayo ay kabahagi ng walang hanggang plano ng Diyos. Pinili ni Kristo ang bawat isa sa atin sa dahilang tanging siya lamang ang nakababatid
Itaas natin ang ating mga panalangin sa Diyos na siyang nangangalaga sa atin. Tugon po natin, mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway patuloy na mag-anyaya at magsugo ng marami pang misyonero upang ipahayag ang kaligtasan ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ang mga taong nalilito o kulang sa paggalang sa sarili, naway maunawaan ang plano ng Diyos para sa kanila. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Yaong mga tumatanggi sa mga tagapagdala ng mensahe ng Diyos at sa katotohanan ng kanilang taglay, naway makadama ng habag ng Diyos. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Yaong may malubhang karamdaman, naway tanggapin ng bukas loob ang sakramento ng pagpapagaling at pakikipagkasundo. Manalangin tayo. Mapagbigay na Diyos, pakinggan mo kami. Ama ng aming Panginoong Jesucristo, inampun mo kami bilang iyong mga anak. Tulungan mo kaming pahalagahan ang maraming biyayang ito habang itinataas namin sa iyo ang aming panalangin sa pamamagitan ni Kristo naming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa aming dumadalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo'y siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Yesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, niyahandog para sa inyo. Hindi naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng makasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapi na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo, kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat na mapumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos. Nang kabiyak na puso niyang si San Jose kaysa ng mga apostol, San Aloysius Gonzaga, San Sebastian, San Lazaro, San Roque, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mabanal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng manakakagaling na utos sa turo ni Jesucristo na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan na iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan na ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mapagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yung sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, sumunyo po ang kapayapaan ng ating Panginoon. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mainayayahan sa kanyang piging. Panginoon,
hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang, iloobin mong laging lumingon sa pinanggalingan nang tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo. Panalangin kay San Roque. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman.
ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Na nung ika'y narito pa sa daigdig, maraming gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ika'y nilulahati na dyan sa langit, nananalig kami ng iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialayin po sa Panginoon Diyos, yari ang mga aming mga hinaing. At sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoon sa Kristo at inyong po mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami madya sa salat ng COVID-19 at sa makaramdaman ng katawan at kaluluwa. Pagbabasbas sa mga deboto ng kanilang mga kahilingan at dasalan, mahal na poong Jesus Nazareno. Niyag mo sa pamamagitan ng krus ang walang mali na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan niyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong kadugunan at tanggapin na kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po niyo mga daladala nila mga imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako nilang sa binyang na ikaw ng ibig at paglilingkod ng bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin po niyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Jesu Cristo. Salamat sa Diyos.